Baby, I love you, I love you, I love you. I have found the... Good morning. Good morning, everyone. Walang ligo-ligo. Pagkagising. Gagawa tayo ng... Ano ito? Sweet Korean pancake. Sarap talaga ito, guys. Bigay na ito. Kakaibang pancake naman siya. Hindi siya yung normal na pancake dito sa Pilipinas. So, gagawa tayo. Ako naman ang gagawa. Try lang. Tignan natin kung anong magiging ano magiging result pag ako. So, ayan. Ngayon pala, ngayon nga pala ay anong date pa ngayon? November. Ang date ngayon, Matso? August 21, Sabado. So, pag wala tayong pasok, tanghali tayo gumigising. Ayan, nalagyan na natin yung parang na tayo. Ay, wala sa gitna. So, ayun na guys yung parang pinaka flour. Tapos ayun na yung yeast. Ito yung parang dark brown. Nagpakulo na tayo ng tubig. Nilagyan natin ng kalahating mainit at saka kalahating galing sa gripo para tap water. Tapos ito na yung ating para magiging syrup. So, mix lang natin to. Nilagyan na natin itong 180 ml. Tapos, haluhaloy na. Okay, mayroon na lang ulit. Vlog Amos. So ayan, gising na po siya. Ako din gumawa, guys. Good morning! Ginawa ko pa good morning kanina. Si Jowa ata nag-open ng vlog natin. So, mamalansya lang ako ng damit na isusuot ko kasi mag-grocery lang kami ni Jowa. As in, parang konti lang i-grocery namin. Baka wala pang 1,000 pesos. Hindi ko to ginamit ngayon. Kasi tinatamad ako. Kaya yung plancha lang talaga na ang ginamit ko. Tsaka ito na lang sa kama para mabilis kasi dalawang pirasong damit lang naman yung paplanchahin ko. Ayan lang. So, ngayon ko nalang ulit masusuot to, itong skirt na violet. Kaya naman ito yung sasuotin ko kasi bumili ko ng sandals na violet. Kasama ko yung mga tropa ko kahapon. And then, t-shirt lang na Uniqlo. Na pink. Para taro na lang din sa sulat nito na pink. Yun na yung sasuotin ko today. Guys, okay naman yung plancha na pang steam kasi mabilis, ganyan, hindi mabigat. Problema, pag medyo makakapal yung damit talaga, ano siya, hindi siya ganun ka, natatanggal yung lukot, pero hindi siya ganun kapulido talaga, kagaya ng mga ganitong plancha talaga na mabigat, yung may pressure sa damit. Kaya pag ano talaga, mas okay pa rin ito. Pag mga dress na mahaba, okay yung isa kasi madali, mabilis. Tsaka pag manipis yung tela. So ngayon, depende sa paplanchahin ko kung anong gagamitin ko. Kasi pag yun talaga yung gamit ko, minsan hindi natatanggal yung lukot pag yung mga dress ay ano talaga, makakapal.
O kaya mga pants na medyo maong. Ang hirap siya makatanggol ng lipot. Paalis na kami dito sa bahay. Papunta na kami na SM. Saglit na kami sa SM. Siguro 1 hour lang kami. Bali lang ako yung nasa SM na kami. Guys! Banana! May cream o premium! Kanyari mo ulit guys. Cream o premium. Ayan! Patay na ang 4 na piraso. Their favorite dito sa bahay. May ice cream nyo doon. Ayoko nito, try carton. Carton lang, iba naman lang sa visit. Hindi ka siya. Apat. Sa atin, isa lang? Dala tayo. Hindi, hindi. Isa lang. Hindi ako mahilig dyan eh. Ayan na naman siya, hindi mahilig. Tapos si Jawa lang karahain dito. Ayan. O, isa office niya, isa. Wala na, hindi na ka siya. Bihira kasi yan. Bihira. Ako naman nangahanap ng biscuit ko. Uy, kulang yung basket natin. Stop. So, ito na yung ating ano, premium. Hanapan lang natin si Jowa ng pwedeng biscuit niya. Ano pa pwedeng biscuit dito ni Jowa, guys? Ano sa tingin niyo? Ayaw naman niya ng wafer. Ay, wafu. Favorite ko rin ito, wafu. So, hinap tayo ng gustong biscuit ni Jawa. Cream o kaya? Presto. Yung hinahanap ni Jawa, nakita niya ng gloves. Ito parang Japan-Japan eh. Oh, asan ba hinarap mong gloves? Ah, ayan. Ito yung pinasabi ko sa'yo. Ayan. Oh, yung mas makapal oh. Pero nabilang mo na si tita, di ba? Nabilang ka na dalawa. Sa iba kasi tayo tumingin. Ano tayo sa kabilang aisle? Hindi na ito nakita yun. Ano tayo sa mga biskuit? Hmm. Biskuit, biskuit. Gano'n pa ka naman yun. Gano'n yung ganyan. Ang gano'n. Buy one, take one oh. Buy one, take one. Buy one, take one. Hindi, uban mo lang kailangan ko. Ayun, biscuit. Dito ka sa mga pang, pwedeng pang kape. Alam ko na yung kanina, pinirma ko na yung kanina. Ikaw, Jawa. Tiger. Tiger. Skyflix cheese. Pas na ako sa Skyflix. Skyflix cheese. So, bibili kami ng isang mocha, hindi ko abot. Na-try na namin yung caramel at saka double latte. Yung caramel, masarap talaga. Nasa saan sa mga kastatus, kastat shopping. Agay tigna ka. Sige, lag na muna yun. Saan ni Jowa? Twining! Sa yan, wildberry. Ayan, wildberry. Akong laki. Ayan, mura yan. Twinings. Masa presyo nito? Twinings, wildberry. Hanapin mo. Redberry. Tesco yan. Ay, okay din yung Tesco. Masarap din daw yan. Yan Tesco. Sabi ni, ano. Hanap tayo ng ramen. Ramen. Ha? Doon no, sa mga powder doon. Kuha
may isang tender juicy na maliit lang. Oo. Yung maliit lang, kailangan ko lang. One part lang. At ito ko po. Ano yan? Cooked ham? Okay. Wala sweet. Wala. Pwede na yan. Para silang steak na yan. Sa supermarket. Ngayon naman, pupunta kami ng Robinson kasi yung hinahanap ko wala dito sa SM. Sana meron sa Robinson. So, punta lang kami sa Korean Market at gahanap lang kami ng noodles na hindi maanghang para kay mother. Dahil gusto niyang kumain ng Korean ramen kaso nga lang maanghang. Hindi na sa kanya pwede maanghang. And then, ayan, bumili ako ng Dakasi. Alam nyo, sobrang nakakatipid ako sa Dakasi ngayon kasi buy one take one sila. Pag meron kang vaccine, COVID vaccine ID, kahit isang shot pa lang, okay lang. May free, ano ka pa rin, bubble tea. Pero depende guys, merong week or merong month na iba yung freebie nila, ibang flavor. Pero kadalasan ngayon, naabutan ko laging bubble tea. So, ayan. Nakatipid ako. Kasi, di ba, yung mga employee nila, kaklose ko na friend ko na, lalo na yung manager dyan. So, minsan dinidiscountan niya pa ako. So, minsan na binabayaran ko lang instead na 130 yung bubble tea. Kasi taas na sila, di ba, dating 120, 130 na ngayon. Anong tawag dito? Ang binabayaran ko na lang ay 104 pesos. Tapos, may take-on pa ako. So, nakakatipid ako pag mismo sa store ako bumibili. Pero kadalasan talaga guys, sa Foodpanda ako. And ayun, at least kahit paano nababawi ko man na yung delivery charge ko sa Foodpanda. Thank you so much Dakasi dito sa SM Daspa kasi sobrang mabait ng tao dyan. Sobrang tropa na talaga. So palabas na kami ng SM ni Jowa. Kakainin ko na yung ginawa ni Jowa kanina. Siya talaga yung nagpakapago dito pati nagbalot. Hindi ko nagbalot. Sinimulan lang ni Jo, pero ako nagbalot kasi hindi siya magaling magan. Okay yung pagkakabalot ko kanina? Nasa gitna? Sabi ko sa'yo, pag wala sa gitna yung flavor, dinala ko guys, oh, para makain ko. Kasi nagustuhan ko itong, nagkikrave ako nito nung isang araw pa. Tapos hindi naman kami makapagluto ni Jo kasi nagpifilm-film din kami. Parang tatawidan tayo yung palsada. Masarap pa din. Diba? Ay, sayo. Hindi sa mga kanta rin. Yung isa pang mamaya ko, hapon. Basura na to? Hindi. Bubble tea pa dyan. Tingnan mo. Kita mo? Tag ako gumagawa, gitnang gitna. Ay, bubble tea oh. Mas masarap siya pag mainit. Pero masarap pa rin naman kahit malamig. Wala rin sa amin yung cinnamon tsaka peanut. Kasta pa kami. Parang tatawid lang tayo ng kalsada. Robinson naman eh. Tatawid lang talaga kami ng kalsada kasi magkatapat lang talaga yung Rob dito tsaka SM. Magbibenta ng lemon. Ang dami, no? Bakit? Pumulo. Hindi, wala akong tula sa plastic. Tapos na kami sa Rob. Nahanap namin yung hinahanap namin na pansaw. Muntik na kami sumuko ni Jowa. So, yan. Nakita namin siya. Buti nila available. Marami na kami yung binili kasi overpriced siya sa Shopee. Ayan, oh. Panchao UFC. Dahil may di kami sa fried rice. So, try natin yan guys kung okay. Haluan natin ng meat tsaka ng food. Pagod. Pupunta kami ng Korean Mart ni Jowa. Doon lang yun. Pero dadali na namin sa sasakyan. Kasi para diretso. Tsaka hindi na kami dadaan ulit ng mga entrance. Kasi kailangan nung pumag-scan ng QR. Pagod. Alas dos. Tumila ka dito. Ano ba? Ano ba? Tumila ka dito. Pababa. Ang tsura mo. Ang pangit mong lalad. Parang abnormal. Uy. Parang sira mo siguro. Hindi pa ako gutom.
Kaya hindi pa maanap, hindi pa may... Hindi pa mainito mo. Hindi pa siya gutom kasi nakapag-almusal siya ng ano eh, pancake. Kaya nag-almusal ako, pinilit ko mag-almusal. Kasi pag si Charlie kasama mo, tulog pa. Tanghali gumising. Pasensya na kayo guys kung medyo maingay. So bago ako maligo, mag-haul muna tayo nitong mga gin-roastery namin ni Jowa sa SM at ano, Robinson. Ayan. Sa Robinson, konti lang na may nabili namin. Teka, angat ko muna kayong konti. Ayan. Muulan na. Tawag dito, ito lang yung mga binili namin. Ito ang pangbaon to ni Jowa sa office. Bumili siya yung mga biscuit niya. Tapos, kape namin dito sa bahay. And then, bumili kami ng sobrang daming cream. Oh! Cream, oh! Ayan. Cream, oh, premium. Kasi sobrang favorite namin to. Ayan. Cream, oh, premium. Ilang piraso ba itong binili namin? Lima. Limang piraso. Ayan. So, limang cream, oh, na premium. Marami, di ba? And then, Vienna sausage po. Isa. Pero alam ko dalawa yung pinili kong Vienna sausage kasi pang fried rice ko siya. Coffee. Ito, mga coffee to ni Jowa. Hindi ko alam kung aling dyan yung flavor na dati niya sa office. Tapos bumili siya ng Tesco na tea. So, isang lemon and ginger infusion tsaka isang red berries infusion yung tea. And then, meron tayong, again, Vienna sausage ulit. Biscuit ni Jowa sa office. Tapos, and ay! Napumit na. Hot dog and cooked ham. Sa chiller na lang kasi gagamitin ko. And then, eto naman, ay! Eto pa pala, Jowa! Dalawa ko dun. Crab stick. Mahal pala ng crab stick guys. 184 yung gantong maliit. Tapos, bumili ako ng napakadaming Yang Chow. Ito, UFC na Yang Chow. Meron tayong limang piraso na seafood Yang Chow. Pang 2 cups of rice to eh. Itong ganto. Tapos ikaw na bahala maglagay kung anong gusto mo idagdag siguro na pang palasa sa kanya. Tsaka meaty Yang Chow. Ayan. Parang 16 pesos yung isang piraso. So, UFC Fun Chow. So, yun yung mga binili natin sa grocery ngayon. So, maliligo na ako guys para malinis na tayo. And then, kilos na tayo later para mag-king video. Yan yung mga pinagbibili natin. Tawag dito, tapos na akong maligo guys. Ayan, nakakain na rin kami ni Jowa. Si Jowa naliligo ngayon. Maya-maya pahinga lang kami, tapos magko-cooking video na kami ni Jowa. Mag-film na kami ng cooking video. Usually guys, ganito talaga nangyayari sa weekends namin ngayon dahil we all know naman na nag-MECQ na naman dito sa area namin, dito sa Cavite, tapos sa Manila ECQ. So as much as possible talaga hindi kami lumalabas dahil hindi pa naman fully vaccinated din yung mga tao dito sa bahay. Kaka-first dose pa lang ng vaccine ng halos silang lahat dito na kasama namin. Kami pa lang ni Jowa yung fully vaccinated. Kaya ayaw din namin talagang lumabas ng lumabas. Lalabas lang kami talaga pag may kailangan bilhin. Hindi muna kami gumagala-gala ngayon. Dahil nakakatakot talaga. Sobrang nakakatakot. Kahit sobrang miss na miss na namin ni Jowa mag-travel, gumala, iniisip namin magbora, bagyo man lang ganyan. Pero naiisip namin, nakakatakot lang kami pag uwi namin, may dala na kaming virus. Kaya wag na lang talaga muna, iniwasan talaga namin. Hanggang ano lang kami, mall-mall. Or pag may nag-invite lang na event or promotion, ganyan. Yun lang talaga. Pero yung talagang for leisure, para mag-enjoy, hindi muna kasi nakakakaba. Baka mag-uwi kami ng hindi magandang sakit dito sa bahay. So, kaya, ano guys, pasensya na rin sa mga vlogs kung laging ganun na paulit. Ang lungas ng kidlat, kung laging paulit-ulit lang na grocery, dito lang sa bahay, cooking, ganun lang talaga yung magagawa natin ngayon. Dahil hindi tayo makaalis, hindi tayo makagawa ng ibang content dahil ang hirap talaga ng panahon ngayon. So, ayan, nakaligo na si Jowa.
Pero yung suot niya kanina umaga, yun pa rin yung sinuot niya. Kasi iba naman yung suot niya na panglakad kanina. Tapos, yung pancake ko, ano nangyari sa pancake ko? Asan yung pancake ko? Ayun na, siya na umubos. Hindi siya nagpaalam sa akin, pero okay lang naman. So, maya-maya, magkasain ako ng Japanese rice. Pero mamaya na, no? Aga pa. Sarap nga eh. Maya-maya na, jowa, no? Nan, sasain na ako, guys. Ayan. Sinasain ko na yung Japanese rice. Pero kasi kami kanin dito, pero ano siya kasi, hindi siya magandang... Gusto ko yung Japanese rice pag nag-video ako. Para maganda yung rice na puti, ganyan. Tawag dito. So, itatry nga natin itong pan chow na dalawa. Yung meat yang chow, tsaka seafood yang pan chow ng UFC. Kung masarap ba siya. Ayan. Ito pala may nakalagay na with veggies and crab stick. Pero dadagdagan natin siya ng crab stick para ano... Para mas masarap siya. Tapos yung meaty, meron na siyang veggies din tsaka meat. Pero dadagdagan natin ito ng ham tsaka ng hotdog tsaka Vienna sausage siguro. Or hotdog lang. Malalaman natin mamaya. Ay, may ham pa pala ko. So, atayin ko ng mga luto kong sinain. Tapos, palalamigin kasi singawin. Hindi kasi pwedeng i-fried rice pag bagong sign. So, kailangan lumamig muna yung kanin. Bubuhagag ko siya mamaya at si papasok ko sa ref para lumamig-lamig, para magbuhag-hag. And then, tsaka natin siya ipa-fried rice. Jowa nagla-laptop. Dito. Ayan. Balikan ko kayo mamaya. Pang-asar talaga. So, ipa-prepare ko na itong mga gagamitin para dun sa cooking namin mamaya. Oh! Yung tissue, sumipsip ng sofa. Tawag dito. I-prepare ko na yung mga gagamitin para mamaya pag nag-cooking ako. Pero maya-maya na yung bago siguro mag-dinner. Para ready na siya. So, isa-slice ko lang yung hotdog into sobrang liliit. Tapos, yung ham din, ganun din. As in, medyo maliliit. Tapos yung crab stick, medyo chunky na crab stick. Very simple lang naman kasi yung gagawin natin na fried rice recipe. Titikman lang talaga natin yung yang chow. Kaya tawag dito. Ito lang yung lalagay natin para hindi rin natin mabago yung lasa niya. Una naisip ko lagyan ng bawang at sibuyas. Pero baka magbago yung lasa pag ginaliwaan ko ng ganun. Kaya ito na lang. Mga meat na lang. So maglagay tayo ng tatlong hotdog lang. Tapos, ham. Cooked ham. Ito lang natin ang hotdog. Kasi ito lang naman din yung mga okay na ilagay sa fried rice. Ang hirap naman itong buksan. Pinahirapan naman ko itong hotdog na to. Ayan. Tatlong hotdog lang, tapos yung apat na hotdog. Pipirituin ko na lang siguro yun para may pang-ugnan dun sa fried rice. Pero itong fried rice ito, feeling ko okay na rin siyang pang-ano. Yung kainin na ng ganun. Basta muna natin ang hotdog. So, gagawin ko, hatiin ko siya na lang. Pakita ko na rin siya, ilapit ko, guys. Ayan. Hiwain ko siya sa dalawa. And then, hiwain ko pa siya ng ganito. Sa gitna. So, ito na yung nahiwa ko guys na crab stick, ham, tsaka hotdog for our fried rice. Tapos maglalagay din tayo ng scrambled eggs dun sa ating fried rice para mas maraming sahog, hindi na kailangan mag-ulam. And then, bukod dun sa scrambled egg, nilalagay natin yung mismong fried rice din, lalagay natin ng egg. Nakita ko rin kasi dun sa ads na napanood ko nitong pan chow. So, sobrang excited na ako lutuin ito mamaya. Ayan.
So, i-wrap na ulit natin to para hindi siya exposed dito sa labas. So, ito yung rice natin. Iurong ko lang dun sa bandang likod para mailagay ko naman dito sa ibabaw. Oh my God, nakakatakot. Parang feeling ko malalaglag siya. So, ito yung rice, guys. Pinalalamig ko lang siya para maganda siyang i-fried rice. So, alisin lang natin yung init niya. So, kunin na natin yung milk tea. Dala natin dito. Sarap. So guys, headset ng jowa. Tinatry ko lang. Tawag dito, tikman natin itong cream o. Na premium. Medyo ilang buwan na rin ako ulit hindi nakakain ito. Let's try this. Natapos na kami mag-film ni jowa ng cooking. Yung amoy, ganun pa rin naman. Hop! Ang sarap nito. Alam nyo, ang hirap maghanap nito sa SM o kaya kahit sa ang supermarket, birang-bira talaga. Tapos pag nagkakastak, parang isang araw lang, nauubos siya agad sa mga supermarket. Tapos ang mahal niya pa siya Shopee. Sarap. Sa pagkakatanda ko dati, yung bata maliit pa ako, ang packaging ito, silver lang na plain. Nay, di ba silver na plain lang packaging ito dati? Nakabox din na ganon. Ganon din yung, di ba nakabox din siya na parang yung ganon flower yung ibabaw, ta silver na plain lang. Solo-solo o dalawahan na talaga. Solo-solo, isang piraso. Makapal. Naalala ko dati guys, yung ganito, solo-solo lang siya, tapos silver yung packaging. Tapos, medyo makapal-kapal nga yung cream o niya. Pero ngayon, medyo manipis na siya, tsaka dalawa-dalawa na, nag-iba na yung packaging. Pero yung lasa niya, parang parehas pa din naman, mas masarap lang ng konti yung dati. Siguro dahil mas makapal. So, mahal sa Shopee. Minsan nakikita ko sa Shopee sa 200 pesos, ganyan. Sa supermarket, nabili lang namin siya ng 164 pesos. So yun guys, yung parang pinaka flavor ng Nescafe na ano, parang ganito yung series nila, tatlong flavor, yung double latte, caramel, tsaka mocha. Ito yung titikman natin ngayon, dahil ito yung parang pinaka bago na nabili namin. Ito ang pinaka nagustuhan ko kaysa dito. Ito talaga lasang caramel talaga, tsaka ang sarap nga pag yung kakain ka lang ng mga biscuit na kahit walang palaman ng sarap. Kahit tinapay ng mga walang palaman ng sarap na. So, titikman natin ito. Ito ngayon, ito. Judge natin kung panalo ba talaga. Mas mura-mura yan kaysa dun sa isang Old Town. Kaya lang, malayo talaga ang masarap talaga yung Old Town na yun. Kaya lang medyo pricey. Titikman na natin.
Oh, panluwag ng ano natin, panluwag ng tripod. Judge na natin. Ba yan? Sorry. Excuse me. Ano mas yung pera? Old Town. Hindi kasama yung Old Town. Dito sa tatlong flavor lang. Parang medyo lasang dark chocolate. May pagka-dark chocolate. Mas gusto ko to. Pero yung caramel pa rin. Mas gusto ko to kaysa dun sa double mocha. Double latte. Sarap, sarap. Mana natin ng coffee ni Jowa kung anong lasa ng mocha. Masarap ba? Chocolate. Masarap din. Mas okay yung caramel. Pwede na rin. Pero more on parang may pagka-chocolate na yung lasa niya. Pwede na. Uy! May ano? Pilik mata? Ay, ano ito? Hindi ko makuha. Yun. Makuha ko na. Ang daliri ko na yan. Ubusin ko na itong cream o premium. Lawa. Ayun. Tarap tayo ka. Yum.